Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napakaraming mga pangarap sa buhay at gusto nyo pong kaagad po ito ay inyo pong makamtan? Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming problemang pinagdadaanan sa kasalukuyan? Meron po tayong pwedeng gawin mga bossing ko. Magtanim po tayo nito ng aking babanggitin at ito po ay isa sa mga makakatulong po sa atin para kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo or kung ano man yung mga pangarap po ninyo ay inyo po itong makamtan. Pero syempre mga bossing ko, dadagdagan natin ang sipag at tiyaga. Hindi po tayo nagtanim lang po ng ganito. Ito ay yung ating mga pangarap ay mag-aantabay tayo na makamit po ito nang hindi tayo nakilos. Kailangan po ng sipag at tiyaga, panalangin sa mahal na Panginoon na ma-achieve natin kung ano man ang ating mga pinapangarap. Kaya ako kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga napakaraming mga pangarap sa buhay at gusto nyo pong kaagad po ito ay makamtan. Subukan nyo po ito mga bossing. Saktong-sakto po ngayon ay Biyernes. Maglaan po kayo mga bossing ko ng isang maliit na paso or kaya po ay kung kayo may mga lata po dyan sa inyo, lagyan nyo po ito ng lupa. Pero bago nyo ito lagyan ng lupa, butasin nyo po muna yung ilalim ng mismong lata. Para pag diniligan nyo po ito, hindi po ito yung mai-stack yung tubig sa loob ng lata at hindi po mabubuhay ang halaman nyo yan kapag po ganyan. Kaya kailangan may butas po yan sa ilalim. Kung mapapansin niyo yung paso, sa bawat paso ay may butas ang gilid. Yun po ay labasan ng tubig kung halimbawa na parami ang inyo pong tubig para hindi malunod po yung ating pong itatanim na halaman. Ngayon po, lagyan niyo na po yan ng lupa kapag nabutas niyo na po ang lata. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong ating itatanim ngayon pong Biyernes? Kayo po mga bossing ko ay kumuha ng oregano. Ngayon, dito sa ating pong oregano, magwi-wish ka po muna na sa pamamagitan ng oreganong ito ay ako'y magtatagumpay sa buhay at ako ay suswerte na sa aking buhay sa pamamagitan ng pagtatanim ko ng swerteng oreganong ito ngayong araw na ito. Pagkatapos, itanim niyo po yan dyan sa lata. Ngayon po mga bossing, yan po ay lagi niyong didiligan hanggang sa yan po ay mabuhay. Yan po ay magdudulot sa inyo ng swerte. Kapag po yan ay nabuhay na, halimbawa napansin niyo na okay na, buhay na po yung inyo po oregano, ito po ay palaguin niyo ng palaguin. Ilipat niyo sa isang magandang paso at pagkatapos po niyan ay ipasok niyo sa loob ng inyong tahanan. Yan po mga bossing ko, sabay ng paglago po niyan, sabay ng pagpapatupad ng mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Alam niyo po ba mga bossing ko, ang oregano ko ano po ang mga dulot po nito? Hindi lamang po ito sa ating kalusugan, hindi lamang po ito tungkol po sa halimbawa, meron kayong ubo, kasi ito po yung subok ko na nung may ubo po kami, ito lang akong pambili ng solmox, ito lamang po yung oregano aking pong ginagamit. Ngayon po mga bossing, kapag po ito ay nabuhay na, ay hayaan nyo po yung ipasok sa loob ng inyong tahanan at yan po yung makakatulong po sa inyo na sa loob ng inyong tahanan aalisin po nito ang mga negatibong enerhiya na nasa loob ng inyong bakuran or nasa loob ng inyong tahanan na siya nagiging dahilan kung bakit lagi na lamang po kayong may problema sa buhay. Ganon din po kung kayo po yung nawawala ng kumpiyansa sa inyo pong sarili, i-build po kayo nito na para magkaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili. Kung kayo po yung nagiging malulungkuti na, at ito po yung mga bossing ko, mararamdaman nyo na ito po yung for happiness din po kasi ang oregano. Ganon din po for success, wealth, prosperity. Kung kayo po ay lagi na lamang hirap ang mga pinagdadaanan, marami po tayong pwedeng gawin mga bossing ko para ma-reverse po yan. Instead na kahirapan, instead na problema, ay mabago-bago ang takbo ng ating pamumuhay. At ito po mga bossing ko, ay sasabayan po natin ng panalangin na mula sa ating pong puso, no, hingi po tayo ng pagbabago na lagi po rin natin sasabihin yung ayuda, na lagi natin sasabihin yung mga magaganda, kalimutan na po natin ang mga pangit. Higit sa lahat, wala namang may gusto na mangyari sa atin ay pangit. Kaya huwag nyo na po yan sasabihin yung mga pangit, yung mga pagdaing-daing, kalimutan nyo na po yan. Ganoon din po, halimbawa, nakarinig ka ng mga negatibo, instead na i-accept mo to, instead na matakot ka, instead na ibukan nyo sa inyong pong bibig ang mga negatibong ito, i-reverse nyo po ito at yan po itulong-tulong po tayo na sabihin natin hindi magaganap yan dahil tayo ay marami mga pampaswerte, tayo naniniwala sa mahal na Panginoon, kung ano man yung mga parang, kung ano man yung mga nababalitaan nyo, kung ano man yung mga biglaang naisip nyo na negatibo, kukontrahin ninyo. Huwag nyo i-welcome kasi para yung mga Hudyo na parang ibubulong sa inyong isipan na siyang panghihinaan kayo ng loob. Halimbawa, kayo po, di ba, halimbawa, tayo nakasakay sa sasakyan. Siyempre, wala tayong, halimbawa, wala kang kausap.
biglang may napasok sa isipan nyo ng mga negative, na baka ganito, baka ganyan, ignore nyo po yan, huwag nyo po yan i-accept. Kasi yung kakaisip nyo ng ganon, yun nga po yung magaganap. Tapos ibubukan nyo pa sa inyo pong bibig. Kasi kung anong salitain natin, mga pangyarihan ng ating bibig, yan po ay magaganap. Kung kayo po naniniwala ha. Pero kung kayo po hindi naniniwala sa mga ganyan, ay nasa inyo po yan. Kung bagay kanya-kanya naman po kasi tayo ng mga paniniwala. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa ganyan, ay hanggat maaari, huwag na huwag kayong magbubukan ng mga negatibo sa inyo pong bibig. Ngayon po mga bossing, positive lamang po tayo. Higit sa lahat, ko ikaw po ay nakagawa na ng mga pampaswerte at mahilig ka sa mga ganito mga pamamaraan, subukan nyo po itong gawin. Ngayong Biyernes na ito ay magtanim po kayo ng oregano. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.